Ang tanong, bakit kayo naghiwalay? Oh. Ano ang sagot? Sinong gustong magkwento? Aziba or si... Ako na lang okay, po. Sige. Then, ano po? Madali lang ha, Azia. Nag-iba yung mukha ni Errol eh. Oh, paano? Hindi, kanina ang saya-saya niya eh. Oh. Nung tinanong na yung paano naghiwalay. Ilang months ba yung masaya kayo? Errol. Pa? Gano'ng katagal yung masayang-masaya kayo? 5 months. Kasi nung pagdating nung October, dun ko na po nalaman lahat ng mga ginawa niya po sa... Ayun, oh. Ito na. Mga ginawa daw, Chang. Papaliwanag ni Asi. Oh, so, sino gusto magkwento? Si Asi ang magkukwento. Sige, Asi. Anong nangyari ano after po kasi, 5 months? Nasa work po ako and after po ng duty namin, may nakaset po kami ng mga katrabaho ko na gigimik. So, ako po kasi mahilig po akong uminom, gumimik, kasama with friends po. Ay, sabi ng mga nasa VIP. Wala pa! Wala pa! Sandali lang, mga ka-VIPs. Okay, isa lang. Baka VIP, so. Kwento muna si Azzy. Go, Azzy. Ayun. Nagpaalam po kay Errol na baka pwedeng sa mama ko sa kanila kasi puro girls naman po kami. Nung pumayag naman po si Errol, and kasi may tiwala naman po sa akin si Errol, ayun, hanggang sa nakainom na rin po, may lumapit po sa akin na guy. May lumapit sa akin na guy, so nakipagkilala, syempre may nakainom na rin po ako, then nakipagkilala po ako agad. Tapos, hiningi niya po yung FB account ko nung guy na po na nakilala ko sa bar. So, ang binigay ko po is IG. Ah, bakit hindi yung FB account mo ang binigay mo? Bakit IG ang binigay mo? IG po yung binigay ko kasi yung Facebook account ko po, binigay ko kay Errol. Ah, so anong purpose, bakit yun yung binigay mo? Kasi alam mo na yun sa sarili mo eh, di ba? Kasi pag sa Facebook, makikita ni Errol eh. No po. Binigay niya po sa akin, pero never ko pong in-open yung account. Kasi may tiwala naman po ako sa kanya. Kaya, kasi sariling privacy niya po yun. Account niya po yun. So di ko po in-open ever alam since. Alam mo yung password. Yes po. Siya po mismo ayun nagbigay. Ayun yung ibig sabihin na binigay. Opo. Tapos meron pati din password. Siya ng password mo. Opo. Pero hindi niya raw pinapakailaman. Kasi privacy. And then, nung binigay ko po yung IG, nasa bar pa po kami noon, minessage po ulit ako nung guy nung nasa bar na baka pwede daw akong makasama. Then, nung pauwi na po kami, after na nang inuman namin, pauwi na rin po ako. Nag-message ulit yung guy na ano, baka pwede bill si mama. Bill niyo po, sabi. Bill niyo po. Ba, hindi niyo nabayaran. Hindi. Ano sabi? Tapos, sumama po ako sa guy, then sumama po ako makapag-sleepover sa bahay. Teka. Minessage ka nung guy, niyayaya ka niyang mag-sleepover sa bahay niya? Yes po. Eh, nung nakainom na rin po kasi ako, yun, sumama po ako makapag-sleepover sa kanila. Pero teka, asa yung mga kasama mo? Di ba all girls kayo? Iniwan ikaw ko po. Ikaw lang ang niyaya niya? Opo. Iniwan ko po, then sumama po ako sa guy na nakilala ko sa bar. Kaya ka ba sumama? Dahil... lasing ka na, hindi ka makauwi, hindi ka makatayo. Lasing na po talaga ako, kaya napasama na rin po ako dun sa guy. Tapos, bakit hindi mo naisip si Errol nung time na yun? Ba't di ka nagpasundo kay Errol? Kasi si Errol po, my work. So, minsan, hindi na rin po kami nakakapagkita. So, nawawalan po siya ng time sa akin. Anong work mo ba kay Errol? Bagger po ako sa isang supermarket po. Bagger sa supermarket? Yes, hanggang po. Ano oras ka nag-work? Hanggang ano oras 9 p.m. po. Kami. 9 p.m. Yes, anong oras yung umpisa mo ng work mo? 10 a.m. hanggang 9 p.m. So halos buong araw ka din. Yes, wait, po. Anong oras ka ba umuwi, Asi? Madaling araw na uwi rin po. Naka-uwi na siya ng 9! Kasi tulog na po si Errol noon. Kapag galing po siya ng work, pagod na po siya, hindi na po siya makakapunta sa amin. Inisip wala ko na lang po si Errol. Wala na po siyang time pumunta sa bahay. Then pag-uwi niya po, mag-a-update na lang po siya. Then kinabukasan, papasok na po. So yung sinasabi mo, Azzy, ito na yung ba na dahilan? Ito yung hindi na kayo masyadong nagkikita dahil sobrang busy? Opo, dahil sobrang busy niya po. Pero ito ang tanong, yung natulog ka doon sa nag-iaya sa'yo, nag-sleepover ka, kinabukasan ba na kwento mo yung kay Errol na ganito ang nangyari? Hindi po, hindi ko po inamin sa kanya yun. Oh, bakit hindi mo inamin sa kanya? O sinabi sa kanya? Kasi magagalit siya. Eh, syempre. So, yun nga eh.
magagalit siya. Kasi kung kaya mo explain sa kanya kung ba't mo nagawa yun, ba sinabi mo na kasi hindi na kita ginising kasi pagod ka, baka sakaling maintindihan niya. Kasi pag hindi mo sinabi, ibig sabihin may mali siya yun. Hindi po. Talagang tinago ko lang po hanggang sa huli. So, paano mo nalaman, Errol? Ano po, nung October 16 po, which is 6 months na rin namin, nag-set po siya noon na kailangan gantong araw magsama tayo, ha? Ganyan, umabsent po ako noon sa ano kasi. Sa work mo, umabsent ka. Para i-celebrate yung answer niyo. Then, dun niya na po sinabi lahat din po ng... Lahat? Teka lang, pag sinabi mo lahat, may iba pa? Meron pa po kasi. Azzy, gusto mo ba ikaw magkwento or hindi na ayaw mo na mag-share? Oh, hindi naman kailangan, Azzy. It's up to you. Okay lang po. Okay lang. Okay, gusto lang mo i-share. Sige, ano okay pang sinabi mo kay Errol? Teka lang, sorry. After nung mag-sleepover ka dun sa... Naiyak si Errol uli. Kanina, kinikilig po siya. Uy, ang galing. Wow! Ang galing mo naman, Lito Lapid.